viewers, welcome back to my channel. Again, it's Aira, your sporty flight attendant. And for today's video, as you can see on the title, meron akong gustong i-share sa inyo. And actually, it's a personal matter, pero since one of my vlogs is about flying and flight attendant vlogs, I believe you have the right to know. Actually guys, nahirapan talaga ako kung paano ko to i-share sa inyong lahat, diba? Kasi kahit ako mismo, mahirap talaga siyang tanggapin, diba? Sino ba namang hindi masasad and mahirapan na sabihin sa lahat na wala na yung work na minahal mo for almost 2 years, diba? I've been flying for the company, for Cebu Pacific, for almost 2 years na, and yes, this happened. I think this is the perfect time to do it since ayan, nag-vlog kami kanina ni Alu. Makita nyo sa vlog niya, abangan nyo rin yung vlog niya. Nag-flight attendant grooming kami for the last time. For the last time, for me. Diba? So medyo naging emotional po si Alu doon. Watch out for the vlog na ginawa namin. So, since gumawa na kami ng vlog kanina, naisip ko na, yes, this is the perfect time to do this. Since nakapang flight attendant look na rin ako, and yeah, personally, ready na rin ako na i-share sa inyo kasi okay na rin ako. Natanggap ko na after weeks. Disclaimer lang, this vlog is very different from my other vlogs kasi medyo sad, kasi sad news nga siya, diba? Pero I'll try my best to make it as positive as possible para hindi rin kayo masad. Kasi ako talaga nang sad, diba? Kita niyo naman sa mga vlogs ko na gusto ko masaya lang, tawa ng tawa, walang sad. Kasi pag may nakikita akong sad, nasasad din ako. So, yun. So, yun nga guys, last March this year, merong unexpected pandemic na nangyari. And I think March 13 yung last flight ko eh. Domestic flight siya. So, March 15 is the start of the lockdown. So, kailangan ko umuwi ng Tarlac para makasama yung family ko, di ba? Siyempre, magla-lockdown yun. Gusto ko sila yung kasama ko. And, yun. Nag-stay na ako sa Tarlac for 5 months na, di ba? And, today is September 7. And, for the past 5 months, guys, alam naman natin na sobrang dami talagang nangyari, sobrang daming nag-suffer from this pandemic, hindi lang yung mga tao, hindi lang individually, but also big businesses. Especially the airline industry, diba? Nakikita nyo naman sa online yan, sa Facebook, na imagine, for the last 5 months, walang flights na nangyari. Not only sa Pilipinas, but also internationally, diba? So, in order for my company to survive, and to cope up with the pandemic, kinailangan talaga nilang mag-lay off ng mga cabin crew. And ang basis po nila is the last in, first out. And as you all know guys, I've been flying for the company for almost 2 years pa lang. So part pa rin talaga ako ng, kumbaga, junior team, di ba? Junior pa si Ate Aira. And sadly, part ako ng group of cabin crew na kailangang mali off. Ayun. Sa totoo lang guys, nahirapan talaga akong i-vlog to. Ayan. Actually, hindi nga ako komportable eh, na sad yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Kasi alam niyo naman na marami talaga akong viewers na aspiring cabin crew na talagang nag-aabang ng aking mga contents about flying. And ayoko kasing ma-discourage kayo. Mawalan kayo lalo ng pag-asa na maging crew, di ba? Kasi sobrang mahirap. Mahirap talaga maging cabin crew, di ba? Hindi naman madali yung mga pinagdadaanan para makapunta sa job na to. Alam ko, isa tong dream sa inyong lahat, sa aking mga aspiring cabin crew. So yun, sana lang, hopefully, huwag kayo mawalan ng pag-asa na pwede pa rin kayo maging crew. Kaya ako, di ba? So yun. Malay nyo guys, after 2 years, or after a year, or pag naging back to normal na lahat, gusto nyo ko ulit maging cabin crew, diba? Kahit stable na yung life ko nun, mamiss ko lumipad, mamiss ko makalipad si Alu, mag-apply ako ulit, diba? So, baka makasama ko pa kayong mag-apply. Malay nyo, magkatabi pa tayo sa pila, diba? So, wala, ayoko talagang maging sad. Kahit sad tong sinasabi ko ngayon, pinipilit kong huwag maging sad kasi ayoko kayong masad. And yun guys, fast forward,
last August 17, 2020, nag-email yung company ko, Cebu Pacific, saying that August 17, 2020 was my last official day as a flight attendant of Cebu Pacific. So, yun, nung binabasa ko yung email na yun, sobrang... hindi ko talaga siya matanggap. Hirap. Hirap, diba? So, ako, pinilit kong hindi umiyak. Alam naman ng family ko and friends ko na hindi talaga ako iyakin, hindi talaga ako umiiyak kahit sad ako, pero yun, kahit nakakaiyak siya, pinilit kong huwag umiyak kasi yun nga, ayoko rin makita ng family ko, sina Papa, ayoko rin makita nila Papa na malungkot ako kasi baka kahit sila, malungkot sila for me. Wala, kailangan ko talaga siyang tanggapin kahit mahirap. So, after that email, nakausap ko yung mga friends ko from Cebu Pacific, yung mga batchmates ko na yun, umiiyak, na hindi rin nila matanggap, diba? Imagine, after nung training namin na pinaghirapan naming exams for almost 2 years of flying, sa isang iglap, bigla na lang mawawala lahat yun, diba? So, yun. Now, I'm okay kasi, parang relieved na ako dahil na-open ko na sa inyo, diba? Alam niya na, and... please, please, okay, masad, okay, masad, and continue pursuing your dreams, okay? Never give up. Yung lagi ko sinasabi sa inyo, never give up. And kung gusto mo talaga maging flight attendant, apply and apply until you fly. Okay? Of course, it's emotional, pero it's okay. Bawal umiyak, diba? Hindi ka nasasad, hindi ka nasasad, diba? So yun nga. Bawal, bawal masahin. So, yun nga. Hi, Rangers pala! Hi! So, yun. Sorry, can I go naman? Grabe yung vlog namin ni Alo kanina. Siya yung umiyak. Uy, huwag mo sasabihin. Nag-thank you ako kay Alo kasi for the last time, pina-experience niya ulit sa akin to. Yan, niyaya niya ako for this vlog na yun nga. Kasi last na to eh, diba? Yung mag-makeup kami sa nang sabay. Wearing our yellow uniform. Yep, our bright yellow uniform. And... yun nga, I'm grateful for Cebu Pacific na we were able to experience yung mga lipad namin together, mga layovers namin. Yes. And super thank you Cebu Pacific, yes, for this opportunity. Mm-hmm. Ako guys, kahit nangyari itong sad news na to, I will forever be grateful to Cebu Pacific, yes, for the experience. Kasi marami tayong natutunan. Sobrang dami. Sa Cebu Pacific. Sa mga kalipads, sa mga seniors na hindi ko in-expect na magiging friends ko at naka-close ko pa, mm-hmm, diba? So, yung mga kalipad ko yung isa sa mga pinaka-mimiss ko sa work ko. Tsaka si Alo, syempre, yung natutulog. Ang mimissin ka lang. So, yun, namimiss ko yung excited kami ni Alo for a layover, yung papalitan pa namin yung schedule namin para magkalipad kami, yung mga vlogs namin na layovers. So, kailan yung last flight natin together? Sydney. Welcome to Sydney Opera House! Sydney! Sydney na pala yung last layover namin ni Alo, so... siguro kailangan mo talagang i-cherish yung moment, no? Kasi hindi namin talaga alam last time kailan yung last mo. Isa rin sa mga mimiss ko yung mga layover vlogs namin ni Alo, yan, diba? Sabi ko nga kay Alo, Loom, ikaw na bahala sa mga collegiate ko sa Japan, ha? Papasabay na lang ako sa kanya ngayon. Diba? Hindi. I know na someday, I mean, pag naging normal na lahat, makakalipad kita ulit and sabi sa'yo na fly with you soon again. Mm-hmm. So yun nga, sabi nga nila, diba, when the door closes, another one opens. Mm-hmm. And naniniwala ako na parang panandalian lang to. Mas marami pang opportunity na darating sa'yo. Lalo na parang, syempre, basta ang dami mo, ang busy mo kasi. ang busy mo, so natutuwa ako and I'm proud of you. Mm-hmm. And I believe na yung window na sinasabi ni Alo is my YouTube channel, diba? Yes, tama. And yung YouTube din yung naging way para hindi siya yung mag-feel na, yung maging affected, yes, talaga. And alam ni Alo to na after kong mabasa yung email na yun, hindi naman talaga ako naging super sad, diba? Dahil din masyado akong naaliw or naging busy, kaka-vlog, diba? Mga ganun. Sobrang laking blessing nitong channel nito sa akin dahil ang daming opportunities na dumating. True. Yung mga brands na hindi ko inaakalang makaka-collab ko na or ime-message ako, diba? Yung mga makaka-recognize pala sa akin. Yes. Yun, nangyayari lahat yun. And I thank God dahil kahit dumating sa akin itong sad news na to, binigyan niya ako ng
more blessings. Para palitan siya, di ba? Maraming pang blessings na darating sa'yo dahil alam ko na binibigay mo rin yun sa mga viewers mo. Oh. Di ba, Rangers? Ngayong time na wala na ako sa setback, pwede ko na gawin yung mga bagay na gusto kong gawin noon pa. Like my business, di ba? Very so, good, yeah. So, nasa process na po tayo ng Franchising Lian's Lechon. So, life update siguro sa akin. Focus muna tayo sa YouTube channel. Business. And sa mga collaborations na gusto makipag-partner sa atin. Diba? Yes. So, magpapaka-busy muna ako para din hindi ko masyado ma-isip and ma-miss yung flying. So, ma-miss namin yung isa't isa sobra. Yung dorm life. Yung mga questions ko kay Alu about sa work, yung mga mimimiss ko. Safety questions. And lahat. Sobrang dami kong mamimiss. Lipads. Pasahero. Kalipads. May DNR or duties and responsibilities in flight. May pasaheros. Your mentors. May mentors. Flying with you again soon. Flying with you again soon, Alu. Oh. So for now, guys, it's time to bless my wings. Aww. No! It's time, Alu. It's time. Fuck! It has been a pleasure serving you all on board, and I'm hoping to see you again on one of your future flights with Cebu Pacific. Thank you guys for watching this video. Goodbye. Bye.